Okay, welcome again sa ating tutorial. So, mga kakuryente, ito na ngayon ang ating gagawin. Itong bending ng RMC 90 degrees bend. So, first of all, I would like to introduce my tools. The pipe bender, ito. At meron din tayong measuring tool, full push rule, at saka yung marker natin. So, una, kung gagawa ka ng 90 degrees bend, tapos gagamit ka ng ganitong bender, kailangan mong alamin yung stub, back stub. Right? So, dito, meron siyang 8 inches stub. So, ibig sabihin, yung marking mo na for bending 90 degrees, kailangan kang mag-measure ng 8 inches minus. Okay? Meron ibang bender, depende sa laki. Merong 6 inches, merong 12 inches stub. Right? So, ang gagawin mo, kung anong measurement dito, ito, 8 inches stub, ang gagawin natin is, mag-measure tayo ng 8 inches. Applicable lang ito sa 90 degrees bend, ha? So, mag-measure tayo ng 8 inches. Okay? Mag-minus tayo ng 8 inches sa ating RMC. Tubo natin, okay? 8 inches, then measure tayo dito. 8, okay? 8 inches. Ito yung measurement natin. Alright? Tapos, itong measurement natin, ito yung ilalagay natin sa ating arrow. Ito yung arrow natin, ha? Makikita yung mayroong arrow dito. So, lagay natin dito sa arrow yung marking natin. Tapos, pwede na tayo mag-start ng 90 degrees bend. Kapag 90 degrees bend, hindi pa ganun kung mag-bending ka. Okay lang yun kung offset bend, yung maliit lang na bend, ay mga 10 degrees bend lang. Pero kapag mag 90 degrees bend ka, kailangan mo nang i-bend mo siya sa floor. Ayan, tulad ito. Okay? Ayan. Tapos, itong ano natin, yung fit natin dito, yung isa dito. Tapos, ilain mo ng padahan-dahan. Okay? Ila ng padahan-dahan. Hanggang maging 90 degrees. Okay? Okay? Then, you will try to check. Pwede kang gumamit ng tri-square. Pwede rin yung square angle ng table mo. Dito. Naka 90 degrees square to. So, hindi siyang natitrim. Okay? Ganyan. So, hindi pa. Kulang pa ng konti. Right? Kung makikita nyo, kailangan itong aabot dito. Sa linya na to. Ganyan. So, ang gagawin natin, mag-bend pa tayo ulit. Right? Dagdagan pa natin ng konting bend. Okay. Okay, try natin. Ito. Dito, try natin dito. Ganyan. So, ganyan na siya sa linya. Tapos ito, medyo kulang pa ng konti dito, side na to. So, kailangan pa tayong magdagdag ng maliit lang na bend. Kapag hindi na kaya sa bender natin na mag-push pa ng 90 degrees, kailangan kapag konti lang ang needed ng bend,
kailangan mo lang gamitin ang tubo mo, yung handle mo, na ganyan. Okay? Try natin. Oh, okay na siya. Ito na yung 90 degrees bend. Yung ginagamit palagi sa service entrance. Right? So, laging tandaan. Alamin muna yung klase ng bender mo. Yung depende sa laki ng bender. Tapos, kadalasan kapag 1-inch EMT bender yan, pwede yan gamitin sa 3/4-inch na RNC. Right? Then, itong 8 stub, 8 to arrow, minus 8 yan. Kapag 6 inches to arrow, minus 6 inches mula sa edge ng tubo mo. Ganyan. Okay, so, depende yan sa length ng ano mo, ng kailangan mong i-bend. Nuwari kung kailangan ka mag-bend ng 20 centimeter, katumbas na ay 8 inches. Konti lang yung diferensya. So, sa 20 inches, centimeter, ito yung measurement natin, ha. Tingnan nyo. So, dito yung ano natin, minus, tapos, tingnan natin yung parts ng 90 degrees bend. So, ito yung ano natin, 90 degrees bend natin ginawa kanina. So, bali, straight na pipe ito, or tubo, tapos bend natin ang 90 degrees dito. Okay, so maglagay tayo ng measurement this time, right? So for example, we have 40, right? 40 inches. 40 inches yung stub natin, right? Yung ganyan. Then dito, tapos dito 40 inches yan. Then dito naman, yung tinatawag itong tail, right? Tail yan. Itong tail naman, so sabihin natin 40 inches din, right? So ngayon, kukuha tayo ng panibagong tubo, then sasampulan natin na meron tayong measurement na 40 inches ng stub. Tinatawag itong stub, right? Then ito na yung 90 degrees bend natin. Okay, ito yung 90 degrees bend natin ito. Tapos, ang part na to, ito yung tail natin na 40 inches. Tapos, ito yung stub natin na 40 inches din. Right? So, kukuha tayo ng panibagong RMC or rigid metallic conduit. So, ito yung bagong tubo natin, rigid metallic conduit or RMC. Kadalasan sa electrical installation, yung para service entrance o sa labas ng ating bahay, na magre-receive ng conductor mula sa poste, yung service strap, ito yung dapat gamitin, hindi pwede plastic. Dapat RMC, rigid metallic conduit, or IMC, yung tinatawag na intermediate metallic conduit. Yun lang, right? Hindi rin pwede EMT kasi medyo manipis yung klase na bakal yung EMT, yung electrical metallic tubing, okay? EMT. Alright, sa ngayon, itong gagamitan natin, gagawa tayo ng 40 inches na stub, then tail natin 40 inches din. Ito yung mahaba na tubo, mahabang tubo to, ha. Ito yung 3/4, right? 3/4 inch diameter na tubo or 20 mm diameter na tubo. Dalasan itong ginagamit sa mga residential houses at saka yung mga commercial buildings na sa for service entrance. Okay? So, mag-start tayo mag-measure ng 40 inches, right? Ito yung stub natin, ha?
So 40 inches. Ito. 40 inches. Ito yung 40 inches. Right? So yung una, ito yung una nating gagawin. Tapos ito yung una nating gagawin for stub. Look for your stub number to arrow. Meron itong 8 inches to arrow. Stub yan ha. Stubs 8 inches to arrow. So, anong dapat gawin? Kasi, dito sa drawing natin ha, kung ang ating tubo ay magbe-bend ng paganyan, hindi siya sweep, hindi siya paganon. Okay? Paganyan. Kailangan talaga mag-measure tayo ng 40 inches. Pero, ang bend natin ay hindi pa ganun. Pa ganito. So, kapag pa ganito ang bending, medyo meron siyang ano yan, shortcut. So, ibig sabihin, nagpabase ang laki sa shortcut sa ginamit nating bender. Right? So, sa bender na ito, meron siyang minus 8 inches for the shortcut. So, bali, hindi na siya 40. Mag-minus tayo ng 8 inches sa ating 40 inches based sa ating bender. Right? So ngayon, meron tayong measurement dito na 40 inches yan. Okay? 40 inches. Yan yan, 40 inches. So ang gagawin natin, mag minus 8 tayo. Minus 8. Nandito yan ha, sa bender natin yung 8. Kung saan nyo kinuha yung 8, nasa bender stub nyo. Right? Depende sa laki ng bender. Okay. Hindi rin lahat ng bender pwedeng gamitin kasi yung mga maliliit na bender, hindi magkasya tong ganito na ganitong tubo. Okay? So, sa mga rigid na tubo, yung mga IMC, RMC, kailangan mong gumamit ng ganitong bender na 1 inch EMT. Kung EMT, 1 inch to. Pwede gamitin dito, pero kapag rigid, yung mga matitigas na tubo, yung mga IMC at RMC, nandito rigid, 3/4. So, 3/4 inch lang ang pwedeng magkasya dito. Okay? Tapos, yung rating niya sa stubs number 2 arrow is 8 inches. So, anong gagawin natin? Meron tayong measurement dito na 40. Tapos sa 40 natin, mag-minus tayo ng 8. Ito na yung fix natin na measurement. Right? So ito yung tri-score natin. Ayan. Naka 90 degrees yung maggagawa tayo ng marking dito sa hig natin. Okay. Right? Ayan. 90 degrees. Okay. So, pwede na tayong mag-check dito, right? Kung makikita nyo, meron pa bang kulang o wala na? O, tingnan nyo, ito na yung ating ganyan, marking, tapos dito. So, perfect na siya. So, ito yung ating stub na 40 inches. Kanina, nag-measure tayo ng 40 inches, tapos nag-minus tayo ng 8 inches. So, 32 na. Ito na yung 32. Tapos, ito na yung ating bend, 90 degrees. Mag-measure tayo ulit kung aabot pa ba siya sa 40 inches. Okay? Tingnan nyo. Dito, 40 inches. Dito yung ating yan. 40. Tapos dito. Yan. Nandito yung 32. Right? So, bali, all in all, yung stub length niya ay 40 inches pa rin kahit nag-minus tayo. Dahil, ito yung nagsisilbing shortcut natin, itong curve na to. Shortcut na yan. So, the next step na gagawin natin is yung tail natin. Simple lang. From this point, measure tayo ng 40 inches up to this point. Okay, dito.
kakat lang natin to. Kakat lang natin to ng hakso. Okay? So, ganyan lang kasimple. So, ngayon, alam nyo na kung paano gagawin ang bending. So, first, you have to measure your desired length sa stub nyo, stub, at saka yung sa tail mo, mamaya na yan i-measure. Una yung sa stub, then minus. Saan ka kukuha ng number or measurement ng ima-minus mo? Dito sa bender mo, nakalagay dyan sa stubs, 8 inches to arrow. Yung iba, nakalagay doon, stubs, 5 or 6 inches to arrow. Depende lang sa bender. Kailangan mo malaman kung ano yung measurement stub ng bender mo. Okay? So, ganyan, yan lang muna sa pagkakataon ito. Gusto ko magpapasalamat sa aking mga subscribers. Kayo yung nagbibigay lakas sa amin na magpapatuloy sa aming mga lecture ng electrical installation and maintenance. Okay? So, sana magustuhan nyo yung mga video namin. At saka, shoutout nga pala sa mga huwag nyo kalimutan, kapag bago ka pa sa channel na ito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bago naming tutorials sa tungkol sa TESDA, NC2, at sa iba pang mga actions na gagawin namin. Right? Maraming salamat!